Isang pick-up truck ang naaksidente sa Imus, Cavite. Pero ang mas nakakagulat, nang buksan ng mga otoridad ang truck, tumambad ang mahigit 70 kinatay na aso. Mula po sa Imus, Cavite, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, iniimbestigahan ngayon ng PNP ang pagkakakilanlan ng driver noong sasakyan na natuklasan na nagtatransport po ng dog meat. At bukod pa dyan, ay may lead na rin ng PNP kaugnay naman doon sa may-ari ng naturang sasakyan. Kung hindi pa naaksidente ang pickup truck na ito, hindi madidiskubre ang kahindik-hindik nitong kargamento. 72 kinatay na aso na bukingan sinapit ng kaawa-awang mga aso matapos makabanggaan ng pickup ang isang sports utility vehicle sa intersection ng Gerald Aguinaldo Highway at Danghari Road sa Imus, Cavite, pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Ayon sa PNP, agad tumakas ang driver. Hindi naman dapat tumatakbo yung mga driver. So, yung further search po, yun po yung nag-lead po na may mga ganun palang karga po yung sasakyan po. Wala nang lamang loob ang mga aso at bahagya ding sunog ang kanilang balat. Indikasyon na kinatay ang mga aso para ibenta ang karne nito. Instead of transporting the dogs live, kinakatay na yan kung saan man sila nakapag-ipon ng mga aso. At makikita mo nga, medyo parang burnt na ito, no? Kasi nasuplete na ito. Ang ibig sabihin nito, nakatay na, natanggalan na ng mga laman loob at na-dry na by burning the skin and the fur. From Pangasinan papuntang Baguio, Benguet na po yan. Kasi nandun po ang market. Ang source po natin kasi usually dito sa Calabarzon. Ayon sa Imus City Veterinary Office, ilan sa mga ito ay mula sa malalaking breed ng aso. Hindi pa matukoy kung saan ito dadalhin at saan ito galing. Nadala na ang mga aso sa disposal unit ng syudad. Kinonde na naman ang local government ang pagkatay sa mga aso. Nabigla ako, no? Mabuti na lamang at papasalamat pa rin ako nagkaroon ng vehicular accident kasi kung hindi, siguro na nadala itong mga ano na to, no? Itong mga hot dog meat na ito somewhere. Ang pinakamagandang lead ng pulis ang naiwang sasakyan na ito. Makikita ang bangga sa nguso nito. Sa loob, naroon ang rolyo ng panali na maaring ginamit sa mga aso. Naiwan din ng driver ang kanyang cellphone at dahil dito, nakilala ng PNP Imus ang driver na si Perry Baybay. Nadiskubre ding ibang plate number ang nakakabit sa sasakyan. Merong separate na plate number po na nandoon sa loob ng sasakyan. And then further check, nakita ko na iba nga po yung nakakabit. Vicky, ayon doon sa abogado na ating nakausap kanina, tatlong batas ang binaviolate ng mga sangkot sa dog meat trading. At ito po ay pwede kayong magkaroon ng penalty na 5,000 pesos kada isang ulo ng aso. At pwede rin pong makulong, depende po sa bigat ng inyong kasalanan. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Imus, Cavite. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.